Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang kaanib na angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ang lakas at pag-asa natin. Kaya nga't hilingin natin sa mahal na Poon, tulungan tayo sa ating paglalakbay, lalo na ngayong Kwaresma, upang tayo'y maging ganap katulad ng Diyos. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan na iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan, sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa. At nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustahin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makakatagal. Subukin din natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sinabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo doon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala siyang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmumula ang Mesiyas, pagparito niya. Ngunit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na Pong Hesus Nazareno.
Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Habang papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw, lalo nating nakikita ang hugis ng kwento patungo sa Kalbaryo, patungo sa pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo, binabalak patayin si Jesus. Marami na ang nagagalit sa Kanya. Sa unang pagbasa, mababanaaga natin bakit may nagagalit kay Jesus Nazareno. Ayon sa aklat ng karunungan, nag-uusap-usap ang mga masasama. Nais nilang tambangan ang mga taong matuwid. Nais nilang pagtulungan ang mga taong mabubuti. Ito'y pangitain hindi lamang kay Jesus Nazareno, kung hindi sa lahat ng nais sumunod sa Kanya. Minsan, para bang nagtataka pa tayo, bakit naman, Father, kung sino nagpapakabait, parang siya yung lalong sinusubok sa buhay. Bakit naman kung sino yung nagsusumikap, mapalapit sa Diyos, siya pa yung lalong tinutokso? Bakit naman kung sino yung nagpapakabait, parang siya yung hindi maubos-ubusan ng hamon sa buhay? Huwag po tayo magtaka. Basahin nyo lang uli ang unang pagbasa. At higit sa lahat, tingnan lang natin ang ating mahal na Poon. Alam natin, kinamuhian siya. Pinagtulungan siya. Pinahirapan siya ng mga palalo. Siya na nangaral ng katotohanan, kapayapaan, pagbibigayan. Bakit nagalit sa Kanya? Nagalit. Nangangaral siya ng katotohanan, kaya nagalit ang mga sinungaling. Nangaral siya ng kapayapaan, kaya ayaw yun ng para sa karahasan. Nagpahayag siya ng pagpapatawad, ayaw yun ng mga naghihiganti. Pinangaral niya ang pagbibigayan, ayaw yun ng mga mararamot. Kaya nga't gusto siyang tambangan, gusto siyang tanggalin. Ngunit nakita natin sa gitna ng mga bantang ito, matibay ang loob ni Jesus Nazareno. Patuloy niyang ginawa ang kanyang misyon. Nagpunta pa rin siya sa Jerusalem. Kahit alam niya, nandoon na mga nais pumatay sa kanya. Nandoon na mga kaaway niya. Hindi siya nagpapigil sa mga kontrabida sa buhay. Hindi siya nagpaawat, bagamat maraming pagsubok sa buhay. Bakit? Narinig natin sa Ebanghelyo, nagtatalo-talo yung mga tao. Yan bang Mesiyas? Alam naman natin kung saan siya nagmula, saan siya galing. Di ba sabi, hindi raw dapat alam kung saan siya nagmula. Pero mga kapatid, nais kong bigyang lalim ang pagtatalong ito ng mga Hudyo. Akala nila, alam nila kung saan nagmula si Jesus. Ngayong umagang ito, meron daw pong pagkakaiba ang pinagmulan
pinagmumulan, ang pinanggalingan at pinanggagalingan. Sa unang dinig, parang wala namang pinagkaiba. Pag sinabi raw nating pinagmulan, ito yung lugar saan ka nagmula. Natitiyak ko ngayon, ngayong nisang ito, galing pa kayo sa ibang-ibang mga lugar. Galing Bulacan, Rizal, Caloocan, Novaliches, Sampaloc, ilan lang siguro dito ang galing taga Quiapo talaga. Iba ang ating pinagmulan at pinanggalingan. Pero mga kapatid, pag sinabi raw nating pinagmumulan, pinanggagalingan, mas malalim daw po yun. Hindi lang yun yung lugar, kung hindi ito raw yung saan ang gagaling ang mga ginagawa mo sa buhay. Di ba meron nga tayong expression, hugot. Saan ang pinaghuhugutan mo sa buhay? Ano yung dahilan? Ano yung mas mahabang kwento? Ano yung nasa likod na istorya? Kaya ka ganyan. Yun yung hindi malinaw sa mga Hudyo, kaya hindi nila nakilala si Jesus Nazareno. Pero para naman kay Jesus Nazareno, malinaw ang kanyang pinanggagalingan, pinagmumulan. Kaya naman kahit maraming kontrabida, kahit maraming pagsubok, tuloy pa rin ang paglalakbay, tuloy pa rin ang misyon. Dahil malinaw ang pinanggagalingan. At ano ba ang pinanggagalingan ni Jesus Nazareno? Ang kapangyarihan, ang kalooban, at ang pag-ibig ng Ama. Yun ang pinaghuhugutan niya. Yun ang dahilan ng lahat ng ginagawa niya. Ngayon mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Minsan, sa bilis ng takbo ng buhay, sa agos ng buhay, parang nananatili tayo sa mababaw na antas. Hindi natin napapalalim upang lalong tuklasin ano ba yung talagang pinanggagalingan natin. Sa katunayan nga, kahit nga sa simpleng ugnayan, hindi nga natin minsan matanong, anong pinanggagalingan ng kapwa ko? Ano yung pinanggagalingan mo sa buhay? Minsan mabilis tayong humusga. Pero alam nyo mga kapatid, opo, sabi ko kanina, iba-iba ang ating pinagmulan. Pero alam nyo, iba-iba din ang ating pinagmumulan. Pinanggagalingan. Minsan agad mo sinasabi, ang sungit naman ng taong ito. Pero hindi mo alam ang kanyang pinanggagalingan. Hindi mo alam, bata pa lang yan. Api na. Binubugbog na nung magulang niya. Ngayon may asawa na, binubugbog pa rin. Hindi mo alam ang pinagmumulan ng kapwa mo. Hindi mo alam na simulat sa pool pa lang, siya na lagi ang umaako ng lahat ng responsibilidad. Hindi mo alam, lahat tayo may pinanggagalingan. Minsan nga kahit ikaw, hindi mo na alam kung anong pinanggagalingan mo sa buhay. Natatandaan ko po, yung matandang pari sa akin, sabi niya, kapag bigla kang napaluha, tanungin mo ng mas malalim ang sarili mo, saan ang gagaling yan? Minsan di ba, mamaya, kumakanta lang tayo ng Nuestro Padre, nakatingin ka sa kanya, di mo sukat akalain, biglang may tutulong luha sa iyo. Magandang tanungin mo rin at baka tinatanong ka rin ng mahal na Senyor, saan ang gagaling yan? Mapagduda ka sa kapwa mo, matatakutin ka, pero may malalim na dahilan yan. Saan ang gagaling yan?
Dahil ba dati sinira yung pagtitiwalang binigay mo? Dahil ba napagtaksi lang ka? Kaya ngayon, duda ka sa lahat ng tao? Suspicioso ka sa lahat? Lahat po tayo may pinanggagalingan. Kaya huwag ka rin agad mapanghusga sa kapwa mo. Siguro ikaw rin, di ba? Gusto mong unawain ka ng kapwa mo. Hindi naman talaga ako tamad eh. Talaga lang ang pinanggagalingan ko. Pagod na ako. Ako na lahat lagi ang gumagawa. Kaya minsan nyo lang ako nakitang nagpahinga. Sabi nyo agad, tamad ako. Kaya sakit na sakit ang loob mo. Kung gustong gusto mo sanang unawain nyo ako. Lahat tayo mga kapatid, ganun ang hiyaw natin sa buhay. Alamin nyo sana ano yung pinanggagalingan ko. Sana ganun ka rin kapag kaharap mo ang kapwa mo. Lagi mong tandaan, may pinanggagalingan din sila. At ang mabuting balita mga kapatid, kaya nga siguro nandito tayo, mayroon nakakakilala sa atin higit sa lahat. Mayroon alam na alam. Hindi pa tayo nagsasalita. Hindi lang ating pinanggalingan, kung hindi ang ating pinanggagalingan. Ang mahal na pong Jesus sa Sareno. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kung sa ibang tao, kaya mong magpusturang, okay lang ako, maayos ako. Alam niya ang ating pinanggagalingan at tutulungan din niya tayo alamin ang sarili nating pinanggagalingan. Minsan ang dami niya nating maskara, pagkukubli, pagsisinungaling maging sa sarili natin. Patulong tayo sa mahal na Senyor, alamin ang ating pinanggagalingan. Alamin ang pinanggagalingan ng ating kapwa para mas maging maayos ang ating ugnayan, para mas makatuloy tayo sa paglalakbay sa buhay. Mga kapatid, iba-iba ang ating pinagmulan, pero may mas importante pa, iba-iba rin ang ating pinagmumulan, pinanggagalingan. Pero huwag tayong matakot, huwag tayo panghinaan ng loob, sapagkat nariyan lagi si Jesus Nazareno. Alam niya, sa kanya malinaw na malinaw ang kanyang pinanggalingan at pinanggagalingan. Kaya't kahit maraming balakid, maraming pagsubok, tuloy lang ang laban, tuloy lang ang buhay, sapagkat alam niya nariyan ang kanyang Ama. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, bumaling tayo sa Kanya at magdasal tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, bumabaling sa inyo sapagkat alam namin, alam ninyo po ang lahat sa amin. Alam nyo po ang aming pinanggalingan, at lalo na alam nyo po ang aming pinanggagalingan sa buhay. Wala kaming maitatago sa inyo. Kung sa ibang tao, kung sa sarili namin, kaya pa naming magkubli. Sa inyo, alam po ninyo ang lahat. Kaya nga't sa pagbubukas ng aming puso, tulungan niyo po kaming lalong makilala ang aming sarili, lalong makilala ang aming kapwa, at higit sa lahat, lalo kayong makilala namin sa buhay. Sapagkat pag malinaw ang aming ugnayan sa inyo, na ang tunay naming pinanggagalingan ay ang iyong kalooban at lakas, lahat makakaya namin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Tulungan niyo po kami. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating tugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo, nawa, ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at mundo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ito, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay siya nawang magpagindapat ng kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat
sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
buong galang at buong pag-ibig nating awitin at tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming makasalanan. Patawad po kung mabilis kaming manghusga ng aming kapwa. Patawad po kung hindi namin pinapalalim ang aming buhay, kaya't kinukubli. Kinakalimutan namin ang aming mga pinanggagalingan sa buhay. Panginoon, linisin niyo po kami, liwanagan niyo po kami, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumain. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang nakakaalam ng lahat, ang tunay nating pinanggagalingan ng lakas at pag-asa, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin,
pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na alauna imidya ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga boat o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din po tayong academic discount sa mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 EEC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat namang mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaaring pong mag-enroll ng libre at wala nang babayarang hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School o Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-99, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations,
para po sa pagpapagawa, paglinis at ayos ng simbahan. Sana marami pa pong debotong tumulong. At sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda, ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Katulad ni Jesus Nazareno, kapag malinaw ang ating pinanggagalingan, magiging matatag tayo at magagampanan natin ang ating misyon sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan. Tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,